Breakers! Kamusta? Ako nga pala si Sofia, ang bagong breaker na makakasama nyo dito sa Break Tambayan. Dara Breakers, kain tayo. Meron ako ditong tteokbokki, meron akong rice balls, meron akong cheese, egg, at syempre hindi mawawala ang favorite kong dried seaweed. Kain! Sikayan ko muna kayo, Breakers. Ang hirap ng ganito, no? Pag pandemic, we lose a lot of stuff. And then, we grieve. Tendency, we turn to someone or something that would give us comfort. Tulad nitong nakikita niyo to, comfort food ko to. So, pag nag-grieve ako, I tend to usually eat and eat. Kain. You know, being stuck means being trapped in something. Kagaya nito, hindi tayo makalabas kasi pandemic. It can mean a lot of different things. Na, maaaring makarelate ka, bro. Be mentally stuck sa current job mo now or being stuck with a problem that you can't get through. Kaya kunwari, mga bills, finances, stuck at home, di makapag-travel, or stuck sa relationship that you already wanted to end. Sakit mo. Kakabit ng mga being stuck problems natin na ito ay ang mga bagay na posibleng nawala rin sa atin. Katulad ng peace, ng joy, ng happiness, ng freedom, pati na rin self-control. And that's why we feel lonely. We feel pain for every changes na nararanasan natin and then we grieve. Yes, we naturally grieve when we experience loss. It's good for us na alam natin why we feel this way. Yes, it may be heavy or very painful, pero Breaker, normal na iiyak lang natin yan lahat. Huwag tayong magpanggap na okay lang tayo, na hindi masakit, kasi sa totoo lang, masakit talaga yun. Let's face the pain, Breaker. Deal with it and let's process it. Share ko lang ng very slight, mga Breakers. I experienced having symptoms of separation anxiety. Ito yung nakakaramdam ka or nakakaranas ka ng extreme sadness and anxiety when you're being away from your loved ones. Syempre, pandemic, I have low to no chance of seeing these people that I love the most. That's why I lost my peace. Dumating sa point na everyday in 2 weeks, umiiyak lang ako. Wala akong kinakausap, in-isolate yung sarili ko. Kasi yun lang yung way ko to release kung gaano kabigat yung nasa heart ko. Kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ko. I've been crying lang sa Lord just to release lahat ng nararamdaman ko in my heart. You know, we tend to experience more of God's love where it is so painful. Sabi nga sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. Kaya Breakers, maganda rin na may mga nakakausap tayo. Mga trusted friends, workmates, or classmates na pwede nating makonsider as our safe place. You know, talking things out and verbalizing our feelings, it can help us be back on track again. I mean, mag-find tayo ng non-judgmental someone where we can pour ourselves out to them. And syempre, don't forget to talk to God. Alam nyo, alam ni Lord na fragile tayo sa mga ganitong pagkakataon. Ang ganda dito, si Lord, marunong siya makinig. He too will listen to us. Sabi nga sa Matthew 11, 28-30, come to me, sabi ni Lord, all of you who are weary and heavy burden, and He will give us rest. Kaya Breaker, kung kailangan mo ng kausap, advice, or prayer, andito lang kami for you. Hanggang sa susunod na Tambayan, Breakers! I'm Sofia, and this is Break Tambayan!